For today's lesson, graph and parts of ellipse. So, i-identify muna natin yung mga parts ng ellipse. Dito meron akong given na point, pero mayroong B1 saka B2. Ito yung tinatawag na vertices. Vertices kasi dalawa yung vertex. Ito yung vertex 1 at saka vertex 2. Meron din tayong co-vertices represented by W1 and W2. Co-vertices W1, W2. Meron tayong center. Center natin, ito yung lumalabas na HK. So, kung meron tayong standard form, yung HK is the center of an ellipse. Meron din tayong foci, F1 and F2. So, meron akong given points. Pinahanapin na lang natin yung F1 saka F2, yung coordinates ng F1 and F2 or ng foci. Now, hanapin din natin yung major axis, length of the major axis, and the length of the minor axis. Yung formula, 2A for the major axis, 2B for the minor axis. Now, inilagay ko na rin yung mga points dito, yung coordinates ng W1, V1, W2, B2. Hanapin natin yung F1 and F2. So, paano natin hahanapin yon? Meron tayong mga distances dito. So, in this case, yung distance A natin, from here, papunta dun sa center, from V1 hanggang dun sa center, yan ang distance A. So, yung distance A, kung bibilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, is equals to 5. Sa right, 5 din yung A. Wala dito sa center hanggang sa B2. Tapos, yung distance B, ito siya, kung bibilangin natin, 1, 2, 3. So, B is equals to 3. Para makita natin yung distance C from F1 papunta sa center, from center papunta sa F2, parehong distance C yan. So, kung ito ay distance C, kukonek lang natin yung bawat dulo ng distance B saka distance C, magkakaroon na siya ng right triangle. Yung pinaka-hypotenuse niya, ito ngayon yung distance A. Kung ano yung distance A dito, ito rin yung magiging value rito sa right triangle. So, A is equals to 5. Now, we could use Pythagorean theorem dahil meron tayong B, A, and C. Now, dito sa ellipse, ang longest side is A. So, lumalabas na yung hypotenuse is equals to 5. Kaya yung formula ng Pythagorean theorem is equals to is a square is equals to b square plus c square. So, hinahanap natin yung c. C square is equals to a square minus b square. So, yung a natin is 5. 5 square minus yung b is 3 square. 25 minus 9 is equals to 16. Dahil ito ay c square, para makuha natin yung c, kailangan natin i-square root ito. To find c square root of 16 is equals to 4. So, ibig sabihin, if c is equals to 4, meron tayong F1 and F2. So, locate lang natin. 1, 2, 3, 4. Negative 4. 0. Yung F2 sa kabilang side naman, 4, 0. Tapos, yung major axis, length of the major axis, 2A. A is equals to 5. 5 times 2 is 10 units. Tapos, yung minor axis, length of the minor axis, mula rito hanggang dito, 2B. So, 2B, 2 times 3 is equals to 6. So, length of the major axis mula dito sa B1 hanggang B2 is equals to 10 units. Yung length of the minor axis mula sa W1 hanggang W2 is equals to 6 units.